Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anong tawakul o pagtitiwala sa Allah? Importante malaman natin ito mga kapatid upang hindi tayo maligaw ng syaitan sa pagiging extreme o sa maling pagkaintindi ng tawakul. Sang-ayon sa Quran at Sunnah, ang tama at balansing tawakul sa Allah ay ang paggawa at pagkilos natin para makuha natin ang gusto natin at ang kasamang tawakul sa Allah na kanyang ipag-aadya na mangyari ang gusto natin. Marami mga Muslim ang mayroong maling pagkakaintindi ng tawakul sa Allah. Sa isang panig, mayroong mga naniniwala na ang kanilang kakayanan, abilidad, talino o pag-aari kagamitan ang tanging makakapagbigay sa kanila ng kanilang hinahangad. Wala sa kanilang isipan ang umasa at humingi ng tulong sa Allah. Halimbawa, kung masakit ang kanilang ulo, ang paniniwala nila ay kapag sila'y uminom ng gamot, mawawala ang sakit ng ulo nila dahil lamang sa gamot. Isa pang halimbawa, ang isang taong tagumpay sa kanyang negosyo, siya ay naniniwala na siya ay nagtagumpay dahil lamang sa kanyang kaalaman at abilidad. Sa kabilang panig naman, may mga tao na hindi naniniwala na kailangan nilang gawin ang mga paraan o hakbang para makamit nila ang kanilang hinahangad o makaiwas sila sa kasamaan dahil para sa kanila, sapat na ang tawakul nila sa Allah. Halimbawa, sangayon sa mga medical expert upang maiwasan ang pagkalat ng peste at pagkakasakit at pagkamatay ng marami, kailangang umiwas na magtipon-tipon ng mga tao o kailangan nilang mag-social distancing. Ang nakakalungkot, may mga Muslim na hindi tinatanggap ito at sila ay lumalabag sa utos ng mga nakakaalam dahil sila daw ay may tawakul sa Allah. Sila daw ay may tiwala sa Allah dahil ang lahat daw na nangyayari ay dahil sa kanyang pahintulot. Sang-ayon sa Quran at Sunnah, ang ganitong paniniwala ay hindi tunay na tawakul sa Allah. Ang ganitong paniniwala ay maituturing na extremism sa Islam. Ito ay malayong-malayo sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa-ayon sa isang authentic hadith, ang Propeta mismo ang nag-utos sa atin na kapag tayo ay inabutan ng peste sa isang lugar, huwag tayong umalis sa lugar na iyon. At kapag tayo naman ay nasa labas ng lugar ng peste, huwag tayong papasok sa lugar na iyon. Masasabi ba natin na walang tawakul sa Allah ang propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito ang inutos niya? Nung sinabi niya ito, question ba ng mga sahaba ang kanyang tawakul sa Allah? Hindi natin mayahambing ang ating tawakul sa perpektong tawakul sa Allah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakalinaw na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang tama at kumpletong tawakul sa Allah na dapat gawin natin ang mga paraan na makakaya natin para makamit ang gusto natin o maiwasan ang kasamaan at samahan dapat natin ito ng tiwala sa Allah. Sa isa pang hadith, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang sahaba na itali niya ang kanyang kamel at siya ay magtiwala sa Allah. Hindi niya sinabi sa sahaba na ito na iwanan na lang niya sakali ang kanyang hayop at siya ay magtiwala sa Allah. Kaya hindi rin pwedeng umasa lamang tayo sa mga paraan, gawain o mga kilos natin na walang kasamang tiwala sa Allah dahil ito ay isang uri na extremism. Sana po mga kapatid, malinaw na sa ating lahat ang tunay na ibig sabihin ng tawakul sa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.